Sa last game ng Golden State at Washington Wizards, mayroong isang clip doon nung papatapos na ang oras na si Gary Payton, Chris Paul at Steph nag-uusap sa bench. Wala namang masama doon, pero yung reaction kasi ni GP2 naghinala yung mga fans. Sa game na yon, 12.5 spread ang Golden State. So ibig sabihin, mas mataas ang tatamaan kung lalagpas doon ang lamang ng Warriors versus Wizards kapag natapos ang game. Habang naispata ng camera si Gary Payton noon, may dalawang free throws pang paparating si Gi Santos. Naipasok niya yung dalawa kaya 129-115 ang score. May 5 segundo pang natitira. Ang sinabi di umano ni Gary Payton, ayon sa mga lips reader, ay baka ishoot pa ng Wizards dahil magiging 12 points ang lamang nun. Kailangan lagpas ang Warriors. Nakapagpasok ng 3-point shot si Ryan Hollins kaya 129-118 ang combined score at nasa 11-point lead lang ang Golden State noon kumpara sa ini-expect na 12.5 spread. Ang nakapansin na naging reaksyon ni GP2 yung mga Reddit user na di umano kahinahinala yung naging reaksyon ni GP2 sa isang game na panalo na sila at syempre yung mga nabasa nila bilang lips reader. Yung ibang komento kasi doon, di umano sinasabing pinagtatawanan ni CP3 at Steph itong si GP2. Kinall out naman ang mga fans at analyst ang NBA para imbestigan si Gary Payton II kung meron siyang involvement doon sa taya. So hindi kasi naman bawal ang sportsbook sa NBA. Ang bawal yung mga players, coaches, staff at referee ay magkakaroon nga ng placement, direct or indirect, basta may connection sa kanila. Kahit sabihin nating kamag-anak, kaibigan or nakakilala lang ni GP2, direct pa rin yun sa kanya. May rule pa rin naman doon ng NBA, yun nga lang mahigpit na hindi dahil allow ng NBA ang mga teams na mag-promote. Kapag nahuli naman ang player, pwede silang bigyan ng multa, suspension or kaya termination of contract. May dalawa kasing nahuli yung mga fans ng nakaraan, pero ito naman kasi hindi pinakailaman ng NBA. Ang una si Maverick Carter, yung business partner ni LeBron. Umaming kasi siyang guilting meron siya mga taya sa mga NBA games. Directly connected siya kay LeBron bilang isang business manager, pero may loophole doon. Ayon kay LeBron nung nakaraang November, nalaman lang niya yon after nung talo nila sa OKC. Ayon pa sa kanya, legal pa rin naman yung ginawa ni Maverick Carter dahil merong policy. Sinabi naman ni Carter na hindi siya pumanig sa Lakers kahit kailan nung ginagawa niya yon. May provision kasi na hindi naman kasama ang business manager at agent sa restriction or sa rule na yon. Yung isa naman sa Nuggets versus Houston, November 25. So hindi naman directly sa player to, yung mismong team. Dahil ang Houston nag-post na si Jalen Green magkakaroon ng 5 3-point shot sa isang game. Meron kasi nakalagay sa post na yon na over or under sa 5 3-point shot nito si Jalen Green. So nag-tip agad doon ng Houston. Pero kung babasahin nyo kasi yung sentence na nilagay ng Houston, wala kasing question mark. Ibig sabihin, sinabi nilang direktang 5 3-point shot ang gagawin ni Jalen Green or 5 3-point shot attempts. Pero kung nilagyan nila ng question mark yon ay magiging 5 3-point shot ba ang gagawin ni Jalen Green versus Nuggets? So panalo doon ang Houston kontra Denver na si Jalen Green meron 25 points, 3 out of 8 sa 3-point area. Pero bago pa ang game na yon, dinilit agad ng Houston ang post regarding doon sa 5 3-point shot ni Jalen Green. Kung i-analyze kasi ang post na yon sa Houston, typo error kasi yon. Pwede kasing palitan niya ng question mark at may iba na yung statement. Bukas din December 26, Christmas game sa NBA, ang isa sa biggest event sa regular season at mapapansin nyo ngayon yung ibang players nire-report na kung maglalaro or hindi. Yung ibang players nga palaisipan pa kung maglalaro sa mismong game dahil nakaka-apekto yon sa magiging outcome ng isang matchup. Sakto pang 2 days ago din nangyari yung kay Gary Payton II.